Hello, welcome nga pala sa channel ko. Ako nga pala to si Louie. At ngayon, samahan niyo ako mag-unbox tayo ng nabili kong G-Osmo Action Cam na nabili ko sa Shopee for around 8,000 pesos. So tara, samahan niyo ako. So ayan, ito na yung ating G-Osmo Cam na nabili ko for the price of 7,900 or around 8,000. So marahil siguro sa inyong tataka bakit medyo nabili ko siya ng medyo mura. Nabili ko to ng payday sale last July, and then voucher na ginamit. At the same time meron din akong Shopee coins, kaya medyo naka-less talaga ako. At talagang nasabi kong price wise, budget wise, cost wise, effective talaga yung pagkakabili ko dito. So tara, buksan na natin. So yan, may kita natin, meron yung sticker dito sa gilid. So dito siya ino-open. Yan, so open na natin siya. Tanggalin natin yung sticker. It's either pwede natin i-fill yung sticker. Kasi nung unang in-open, pinorse tong in-open dito sa taas. Kasi kailangan daw i-check, sabi nung courier na nag-deliver. Kaya, na-open na talaga siya. So ngayon, papakita ko sa inyo what's inside the box pagka bili mo nitong G-Osmo. So yan, ang pag-open niya is dito sa gilid. Pipil mo lang yung sticker na nandito. Then yan. Bubukas na siya. So may kita natin unit ng ating G-Osmo. Yan, ito yung unit. At the same time meron na siya protective case para. Yan, may kasama na siyang protective case. Then along with this, meron siyang maliit na box. Inside may kita natin yung mga ibang accessories, like this is the battery pack. Yan. This is the battery pack na kasama pag binili natin yung ating G-Osmo. So, isang pirasong battery pack siya. Then, next we have eto. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero I think pang mount to. So, kung pwede siyang lagay sa helmet, pandikit, para at least mag-stabilize yung i-mount natin dito yung ating G-Osmo. So later on, tingnan natin, i-assemble natin each paano siya gagamitin. So ayan. Then next, we have the charging cable. Yan, ito yung charging cable niya. Nakasama. So ayan. Then we have ito. Ito, pandikit din pala to. Yan. So basically ito, makikita natin medyo flat surface. Ito palang ikabila is flat surface. Ito naman ay medyo oblique yung ano niya. Ayan o. So pwede ito idikit sa helmet. Most likely sa helmet. Yan. So ito pwede mo siyang ilagay naman sa mga flat surface. Then kasama niya, meron siyang manual. Meron siyang kasamang manual. So kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to like, subscribe, at share para at least updated ka sa mga susunod kong video. So thank you guys for watching and keep safe, and see you around. Bye-bye!